We are back. Dahil sa sensitibo na naman ang mga sumbong na ating pag-uusapan, hinihingi namin ang patnubay ng mga magulang sa panonood ng mga bata. Like I said, hindi madaling busisiin ang mga ganitong kaso. Nevertheless, may aral na matututunan ang lahat sa mga usaping ito. Ang mga sumbong na inyong mapapanood ay hinawakan ni Chen Husay. Maraming salamat, Kuya Mon. Una nating tinanggap sa telepono ang sumbong na ito at agad naman nating inaksyonan. Si Ate Aling Ferrer ang unang nakipag-usap sa complainant natin. Mahirap na pamilya ang mag-asawang Charlotte at Leonides. Dalawa ang anak nila, parehong babae. Itago natin sila sa pangalang Nina, 9 na taong gulang, at Irene, 8 years old. Dahil sa pag-asang hanap buhay, iniwan nila ang tondo at lumipat sa Cavite. Sa bayan ng Dasmariñas, Cavite, ay may tiyuhin si Leonides, na ang pangalan ay kahawit pa man din ng pangalan niya, Leonardo. Si Leonardo ay 64 years old. Nakiusap sila na makikitira sa bahay ng tiyo. Ang kasama nito sa bahay ay ang anak na si Paul Oliver, 36 years old. Welcome naman sila sa bahay ng tiyuhin. Ang babayaran lamang nila, katunayan, ay tubig at kuryente. Hindi nila alam na ang libreng bahay ay lungga pala ng mga sex maniac. Pinatuloy ni Tio Leonardo sa isang kwarto sa second floor sina Charlotte at Leonides kasama ang kanilang dalawang anak. Paano namang mag-iisip ng masama ang mga bagong dating? Ay sa napakaganda ng pakikitungo sa kanila ng manyak palang mag-amang Leonardo at Paul Oliver. Dahil mga bata, sina Nina at Irene ay mahilig manood ng TV. Ang TV ay nasa ibaba ng bahay. Nakikinood po kami sa baba. Tapos yung ginagawa po nila yun, pag yung oras ng mga 9 ng gabi, pag nagpapaalam yung dalawang bata pag gusto manood. Ano kaya ang ginagawa ng mag-ama sa mga bata? Makalipas ang ilang buwan, napansin ni na Charlotte ang malaking pagbabago sa ugali ng dalawang anak na babae. Kailan ba ito na? October 24 po, last year po. Ilang ulit na tinanong ni na Charlotte ang dalawang anak, wala namang ipinagtatapat. Isang araw, may salo-salong dinaluhan si na Charlotte sa kalapit bahay. Dumalo rin ang mag-amang si Leonardo at Oliver. May inuman, maging si Charlotte nakiinom. Sa usapan ng lasing ng mag-ama, nakihalo si Charlotte. Sinabi sa akin ni Oliver na problema ko to ngayon, pag nalaman nyo to, magiging problema nyo itong mag-asawa. Hanggang sa ni-remind niya nang ni-remind sa akin may at maya yun, hanggang sa napaisip ako na parang may ibang pangyayari na to ha. Akala niya sa akin, lasing din ako, hindi man ako gaano nakainom. Sabi ko sa kanila, nagpaalam ako, matutulog na ako. Hindi nila alam na, nakikinig lang ako. Hindi man malinaw ang mga detalye na kumbinsi si Charlotte na may ginagawa ang mag-ama sa kanilang mga anak. Tumawag kami sa hotline nyo, tapos yun nga may nagsabi sa amin na ganun. Punta kami sa barangay para yun daw unang malapitan. Di punta kami ng barangay, and then ang aming cop, tinulungan naman kami para mahuli agad. Tapos hanggang sa pinatawag yung dalawang sospek, saka siya nagsalita yung panganay ko na kasama rin din yung Oliver na may ginagawa rin daw. Paano niya ginagawa? Ginagawa niya. Hindi niya pinapasok sa loob? Pinapasok niya po. Anong suot mo nun? Short. Tapos, ano pong ginagawa niya sa'yo? Hinahawa ka na? Ano po? Tinatusok niya po po. Tapos po, nilak niya po yung si, ano niya po, kwarto, pati po bintana niya. At niya po niya. So, lagi nang ginagawa sa iyo, ha? Opo, pag naalis ko sila mga papa. Opo. Bakit hindi ka nagsumbong kay mama? Dahil po natatakot. Natatakot ka? Kinatakot ka ba ni Leonardo? Opo. Ikaw, bakit hindi ka nagsumbong kay mama? Natakot rin po kasi ito ako.
kung ano ang karanasan ng isa, ganoon rin ang karanasan ng pangalawa. Sa'yo din, ginawa din yun sa'yo? Opo. Si Oliver naman, anong ginawa sa'yo ni Oliver? Pinasaklap yung daliri niya at sa tagubili ng isumbong mo kay Tulfo, dumulog sina Charlotte sa barangay Santo Niño 2. Kaya kala ko nga po ulit ang aki. Kasi ganbo. Oo. Kaya sabi ko baka yung mga bata na yung buwan lang yung malalaki. Kaya magkakakit to, umiiyak na. Kasi pala po, babae pala. Kaya sabi ko walang maingay. Inimbitahan ko rin ko parehas yung mag-ama. Agad na pinapuntahan ni Kapitan Salem sa mga barangay Tanod ang dalawang akusado sa bahay nila. Kuya Mon, kapuri-puri ang pamunuan ng barangay Santo Niño, Dasmariñas, Cavite dahil sa kanilang maagap at buong suporta sa pamilya ng biktima. Ang dalawang sospek ay inimbitahan nila sa barangay at pagkatapos ay binitbit nila sa police station. Noon mismo, nagdesisyon sina Charlotte na iwan na ang bahay ng mga manyakis. May foresight ang kapitan ng barangay. Sa pag-aal sa balutan, ipinalista niya sa mga barangay Tanod ang mga gamit na dalani na Charlotte. Bago kayo umalis, yung lahat ng ilalabas niyo, susulat namin. Para at least, pag lumabas yan, baka kasi balikan kayo. Pansamantalang i-detain ng mga pulis ang mag-amang Leonardo at Paul Oliver. Mabilis naman silang nagtiyansa, saka binwentahan nila sina Charlotte. Pinaninakawan daw sila, nasagot namin sa kanila, kaya nyo itinisimanda yan dahil ikasakay sa kanila. Alam naman namin na wala namang gamit na ilalabas sila. Qualified theft, ang ganting kaso na isinampa ng mag-ama laban kina Charlotte. Ano daw ang ninakaw naman niya? Ang mga gamit daw po, mga cellphone, mga alahas. Sa halip na kawalang malay ng pagkabata, takot at trauma ang masasalamin sa kanilang itsura. Opo, nagka-trauma po sila. Nag-undergo ng treatment po sila sa PDH. Ngayon po, mas okay na ngayon kasi nakakalaro na sila. Enjoy na sila. Hindi na nila naiisip ko ano yung mga nangyari iba. Maganda ang mensahe ni Charlotte sa mga anak. Nak, tatagal nyo ang loob nyo. Itong hamon ng buhay natin. Ngayon po lang ito naranasan sa buhay natin. Kaya magpakatatag tayo po. Ano yung hamon ng buhay mo? Sama-sama natin labanan yan. Kung ano man yung mga dinadaras natin, andyan ang Diyos. Kaya natin yan. At may tumutulong sa atin. Hanggat nang mabubuhay kami ng ama nyo, andyan kami sa tabi nyo. Hanggat makakaya namin na ipaglaban kayo, ipaglalaban namin kayo. Samantala, ang mag-amang Manyakis ay nakikipag-areglo sa pamilya ng dalawang bata. Nag-alok sila ng pera, bahay at lupa. Tumanggi sina Charlotte na iurong ang kanilang demanda. Maparusahan ang mga sospek. Ito ang hiling ng mga batang biktima. Makulong po sila. Gusto po naman sila makulong. Wala po din na po maulit sa ibang bata. Matatapang na salita mula sa bibig ng mga musmos na biniktima ng kanilang mga kaanak. Kuya Mon, hustisya rin ang sigaw ng isang dalagita mula sa Malolos, Bulacan. Itatago natin siya sa pangalang Liza. Gaya ng kaso ng magkapatid na Nina at Irene sa Cavite, kamag-anak din ang inirereklamo ng ina ni Liza, si Grace Domingo. Si Liza ay pinagtangka ang dahasain ng kanyang tiyo, si Sunny Samuel Rampas. Una po, inahawakan niya po yung hita ko. Bigla niya pong pinapasok sa may shirt ko yung kamay niya. Tapos pilit ko pong tinatanggal. Ayaw niya pong patanggal. Inaano niya po yung, dinidiinan niya po yung kamay niya para hindi ko po matanggal. Kuya Mon, ngayon naman po ay pupunta tayo sa mismong bahay ng 14 na taong gulang na biktima na nagre-reklamo po laban sa kanyang tiyuhin. Aalamin po natin mula sa kanya mismo ang detalye kung paano ito nangyari. Nang huling molestyahin si Liza sa tindahan, naroon pa raw ang anak ng tiyosani niya. Alam ko naman po na nakita niya po na hindi po an po ako ng papa niya sa may po. Tinatanggi niya po, ang layo daw po ng papa niya. Tapos, hindi naman daw po gagawin sa akin yon, kasi tito ko daw po yon. Nung nakasakay na po ako sa bike niya,
May narinig po akong tumatakbo. Pagharap po sa may bahay nila. Tumatakbo po siya. So, ginawa ko po, bababa po ako ng bike. Kaso po, naabutan niya po ako, nahawakan niya po yung kamay ko. Tapos nung di ko na po matanggal yung kamay niya, pilit niya pong pinapasok sa damit ko yung kamay niya. Saan kanya nahawakan? Sa dibdib po. Tapos kinagat ko po yung kamay niya, tapos nabitawan niya po ako. Sa ikalawang pagkakataon, gumagawa ng module sina Liza at ang anak ni Sunny. Alas 5 ng hapon, dumating ang manyakis galing sa trabaho. Inutusan niya ang anak na bumili ng katol. Nang wala na ang anak, umatake na siya. Tapos sinahawakan niya po yung pinak*** ko po. Mas malala ang nangyari nung pangatlong beses. Ano po, tumatawag po ako para mangiram ng pagpapakuluan ng pansit kanton. Wala pong sumasagot. Tapos nung aalis na po ako, lumabas po siya. Tapos hinila niya po ako sa loob ng bahay nila. Tapos nilak po niya yung pintuan. Tapos nung pilit po akong umaalis sa kanya, inawakan niya po yung kamay ko ng maigpit. Tapos inubad niya po yung short niya. Tapos nilabas niya po yung niya. Tapos nung pilit niya po pinapahawak sa akin, pero natanggal ko po yung kamay ko sa kamay niya. Hawak niya yung isang mukhang kamay niya. Opo. Yung dalawa ko po kasing kamay, hawak niya po ng isang kamay. Uh-oh. Tapos yung isang kamay po niya, pinanghubad po niya ng short. Nung nahubad niya po yung short niya, pilit niya naman po yung short ko naman po yung hinuhubad niya. Pero nung tumagilid po ako, tapos yung tuwid ko po, dinikit ko po sa may dibdib ko para di niya po mahubad yung short ko. Tapos pilit niya pong binababa yung tuwid ko. Para man, tapos sabi niya, wag daw po akong sisigaw. Kasi lagot daw po ako sa kanya, yari daw po ako sa kanya. Tapos sumigaw po ako. Sabi ko, Tito Sunny, ano ba? Tapos gumanong po ako. Tapos bigla niya po akong binitawan, tapos nag-short po siya ng mabilis. Tapos siya na rin po nagbukas ng pintuan. Sabi niya po sa akin, ang damot ko daw po. Tapos tumakbo na po ako sa may apartment ng tita ko. Na parang walang nangyari po, pero natatakot po ako. Nagtapat si Liza sa kanyang tiyahin. Pero dahil ayaw niyang maeskandalo at machismis, nakiusap siya na huwag ipaalam sa mama niya. Nag-loss love na po ako, sinabi ko po sa sarili ko na sabihin ko na kay mama kasi hindi ko na kaya yung ginagawa niya sa akin. Susumbo ko na siya kay mama. Nandun na naman siya kanatitata. Sinumbo ko na po siya. Nagpanti yung tenga ko. Lumabas po ako ngayon agad. Sabi ko po sa kanya, nakita ko na po siya doon na may tapat ng mismo ng bahay nila, nakatayo po siya. Bigla po siyang lumapit sa akin at hinawakan niya po ako sa balikat. Sabi niya, "Insan, pasensya ka na, binibiro ko lang yung anak mo." Sabi ko, ka ba? Anong biro? Eh, pang ilang beses mo na palang ginagawa sa anak ko yan eh. Pasensya na Eka, binibiro lang kita. Sabi ko, binibiro, tama bang biro yung ganyan gagawin mo sa anak ko? Tapos ang sabi niya po sa akin, pasensya na Eka, insan, nabigla lang ako. Yun po ang salita niya. Tinawagan namin ang Public Attorney's Office para makapagsampa ng kaso ang mag-ina. Gaya na mag-amang manyaki sa Cavite, sinubukan rin ang manyaki sa Bulacan na makipag-areglo sa biktima. Nag-alok siya ng pera, iurong lamang ang demanda. Magpapasilaw pa ba ako sa konting halaga eh kung sa susunod gahasain mo na anak ko? Totoo. Di po ba? Ngunit ibang klase rin tong akusado. Nang molestya na nga, may lakas pa ng loob na magbanta. Pag hindi daw po ako naareglo, eh ipapahuli daw po nila ako. Patataniman daw po ako ng droga at ako daw po ipapakulong nila. Yun sino po ang nagsabi? Marami po ako naririnig dito na mga balibalita, kaya nga po nagpabatid ako sa barangay namin. Nang hindi na sila pinatawag. Yung pinabatid ko lang po. Pinaalam mo na? Opo. Sa barangay, kumbaga nagpa-blocker kayo doon. Opo. Gusto ko po sana, pabigyan ako sa isa yung ginawa niya sa akin. Para po, hindi na maulit yun, kahit kanino. Sana magbago na siya. Sana, pagka nakakulong siya, magbago na po siya doon. Huwag na po niyang uulitin yun. Napapatawad mo ba siya sa ginawa niya sa'yo? Kuya Mon, patuloy nating inaasikaso ang mga usapin ito. Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo.
Pumunta rin si Chen sa Nueva Ecija. Isang bata ang minamaltrato doon. Kailangan siyang iligtas. Mahabang biyahe, Kuya Mon. Pero sulit ang pagod kapag nakakatulong tayo sa kapwa na nangangailangan. Mula sa Gapan, pinakamatandang bayan sa probinsya ng Nueva Ecija, nagsumbong sa amin si Ruth Escobal tungkol sa isang batang pinag-aagawan ni na Jackie at Richelle. Si Jackie ay tita ni Ruth, si Richelle, gaya ni Ruth, ay pamangkin ni Jackie. Tawagin nating Leia ang bata. Sa sumbong sa amin ni Ruth, kami ay kinabahan. Ang pagmamaltrato kay Leia ay malamang na magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kanyang pagkatao. Ma'am, buhay doon talaga kita ko na yun kahit kami sinasaktan, no? Ma'am, kausapin niyo po siya ng hindi ginaharap yung magulang sa kabinet ako. Sa unang text sa amin ni Ruth, humingi siya ng tulong para ma-rescue ang 10 taong gulang na si Leia. Kahit tanong niyo sa kapitbahay, ma'am, marami po talagang nakakita ng sinasaktan. Kawa po yung bata. Hindi po pa pwede makuha ng pinsan ko itong bata dahil sa kanya nakapangalan yung bata dahil nahatakot lang po siya sa tita namin. Ang tinutukoy ni Ruth ay ang pinsan niyang si Richelle na siyang nakalagay sa birth certificate na nanay ni Leia. Ako po yung bali yung nakapangalan doon sa bata. Ako po yung ina, nakapalagay sa papel, pero inadapt po kasi namin yung bata. Eh. Ikaw ang nakalagay na nanay? Opo, opo. Eh bali po siya yung nagpakuha sa akin ng baby. Siya yung nung, kumbaga, siya yung magsusuport. Ang tinutukoy namang nagpakuha o nagpaampon at susuporta sa bata ay si Tita Jackie na noon ay nagtatrabaho sa Amerika. Magpapadala siya ng pera. Habang nasa Amerika, si Richelle ang nag-alaga kay Leia sa loob ng 4 na taon. Nang si Jackie ay makauwi sa Pilipinas, kinuha niya ang batang si Leia. Kaya lang, hindi ko naman po alam na ganito yung ugali niya na sinasaktan yung bata, binubugbog. Sinasaktan yung bata dyan, sino mga ngalaga sa bata? Ako po, kung ibigay po sa akin ng DSWD, kukunin ko po. Willing po ako. Nakipag-ugnayan kami sa pamahalaan ng Barangay San Nicolas para mabisita at makumpirma ang sumbong na minamaltrato ni Jackie Mangahas, si Leia. Nakausap namin ang sekretarya ng barangay at nangakong bibisitahin nila ang bata. Makalipas ang ilang araw, muling nakipag-ugnayan sa amin si Ruth. Inulit niya ang pakiusap. I-rescue na si Leia mula sa kanyang tita Jackie. Kinabalitaan niya po kami parang sinuntok yung bata, parang yung mata may tama. Tapos may nakakasip po, iyak ng iyak yung bata. Meron kahit ipagtanong niyo sa kapitbahay. Minabuti namin kausapin na ang Gapan City Social Welfare and Development Office. Yes po, good morning po. Meron po sana kaming ilalapit dyan sa inyo. Kasi meron nakadating na balita dito sa amin. Ito po ay sa office ni Mr. Ramon Tulfo, nang isumbong mo kay Tulfo. Meron po 8 years old daw na binubugbog po noong nangangalaga sa kanya. Ito ang tunong niya. Ang nire-reklamo ay Jacqueline Mangahas. Nakausap ko yung nanay, nakamag-anak din po nito ni Mangahas. At meron po siyang hawak na birth certificate at saka baptismal. Ngayon po, pwede papupuntahin po ba namin dyan sa inyong opisina? Paano po? Po? Opo. Opo, ma'am, para malaman po yung detalye. Tumawag ulit kami sa Barangay San Nicolas, Gapan City. Nakausap namin ang mismong pinuno, si Barangay Chair Fernando Poge Ramos. Ito po ba si Kapitan Ramos ng Barangay San Nicolas? Opo, opo. Opo, sa opisina po ito ni Mr. Ramon Tulfo, Kapitan. Ay, oo. Opo. Meron po sana kaming hihinging assistance sa inyong barangay, Kapitan. Kasi meron kami natanggap dito na balita na ito pong si Miss Jacqueline Mangahas, meron daw 8 years old na batang nasa kanyang pangangalaga, eh sinasaktan daw ho. Ah, sino nalalakit kaya? Yun po mismong si Miss Jacqueline daw po. Yun ang sabi nung tumawag sa aming tanggapan. Eh ang gusto namin malaman at makumpirma, Kapitan, eh kung totoo pong sinasaktan itong bata para po makagawa kami ng karampatang aksyon na makumapa po doon sa kanyang pangangalaga. Pwede po kaya, Kapitan, na mabisita yung bahay doon para pwede po naman at makausap kahit ang isa po sa inyong tanod yung bata?
Oo, oh, pwede. Sige po, Kapitan. Pwede. Makikisuyo po kami, Kapitan, para po makapag-ano na din kami sa DSWD at saka doon sa nanay. Ah, mas maganda siguro kung DSWD na rin dito sa Gapananga Aksyon para samahan na lang sila ng tanod ko, yes, para makausap ng maayos yung bata. Ngunit dahil nga sa naalarma na kami sa kumpirmasyon ng kapitan ng barangay at sa ikalawang pasaklolo ni Ruth, sumugod na kami sa Gapan, Nueva Ecija. Nandito po tayo ngayon sa Gapan City Hall, so sa CSWD, para po aksyonan ang reklamo sa atin ng isang concerned citizen para ma-rescue ang 8 taong gulang na bata na umano'y sinasaktan ng nangangalaga sa kanila. Ang meron niyo sana kami hihingin sa inyo, Kapitan, kasi nandito po kasi kami ngayon sa CSWD ng Gapan. Papasok pa lang kami sa barangay, dinig na namin ang malakas na boses. Boses ng respondent na si Jackie Mangahas. Yung anak ko, nasa Amerika kami nila. Sa kanya ako pinagkatiwala yan. Okay. Papatid ko yan, pareho niya. Ah, sila. Pareho si papamangin niyan. Nagkaroon lang kami ng gap niya. Na tinaki umuwi. Yung bata, yung anak ko, na tinatawag na mami, binilinan ko siya, sabi ko, Ching, ate, ipatawag ko sa'yo. Kasi, akong nanay, ikaw ate. Sa barangay. Ano ang kung dapat tungkol sa bata? Dahil yun ang kinuha ko, itinawag ko sa akin tungkol sa bata. Yun daw pala nakikita. Yun nga po, nagtagal ko nang narinig na sinasaktan yung bata. Pinalo na tabo, pinupok ng walis, nababaling walis. Gano'n ba sa'kin kapag narinig ko? Kasi sa'kin, nakilumaki yan, nakapatong pinalagaan yan. Eh, kaya na ko pa. Ano ba 'yun? Ano pinangpalo sa'yo, anak, nung nagtatakuan tayo sa silong? Ano? Walis, ting-ting. Saka tinamaan kahit saan, di ba, anak? Ano ginamot ko sa'yo? O, sige, patunayan natin ito. Oo, tignan niyo ka. Nagtatakot lang sa ina ko, papa. Sabihin niyo po, sabihin hindi. Tapos, nung kumakain ka pa ng isang gulay, yung si Atelot naman nandun. Yung sila Kuya Riley nandun. Ano pinangpalo ulit sa'yo? Pili niya mga anong gulay. Yung ando sila Kuya Riley. Hindi ka mga kain ng gulay, doon kayo sa likod kubo. Ano'y pinampalo sa'yo? Hindi, ito nang tanongin lang natin. Pinapalo ka talaga? Hindi. Yung totoo. Ano? Sabihin mo, nak. Lakasan mo. Sige, nak. Sabihin mo. Pinapalo ka? Hindi. Opo, hindi. Opo, hindi. Marami pang insidente ang inilatag sa amin ng mga nagre-reklamo. Kinalma namin ang bata para mapanatag siya sa naririnig niyang usapan. Yung nanay Jacqueline mo, di ba sinasabi mo sinasaktan ka? Kaya ikaw, kung gusto mo, kung ayaw mo sumama kay Mama Jacqueline, andito siya. Pwede ka niyang alagaan. O bantayan ka niya. Pag-aarami ka. Magkabanak, dalawa lang kayo ni Madam sa bahay. Ano ang ginagawa niya sa'yo? Yung walang nakakakita ng tao. Yung totoo sabihin mo sa akin, madalas ka rin masaktan. Eh, kasi kung nagsisanay po ako sa'yo. Ano nagsisanay mo ka? Narinito na yan. May pobeya, may pobeya. Masabi naman niya na nagsisanay rin siya. Hindi natin alam. Kaya mailangkap yung nakakausap ako ng mga ako ng mga kakilala. Kung nag-usap sila bago pumunta rito, ginawa niya. Kinausap ka naman ako bago pwede punta rito, no? Oh, ano sinabi? Huwag. Ano sabi sa'yo? Yung totoo lang, anak. Ano sabi sa'yo? Yun lang,
pag daw mo ano, kunyari tinanong ako na pinapalo, sabihin ko daw na minsan-minsan lang daw, sakit lang daw ako na papalo. Tapos daw, kaya raw ako napapalo kasi nga nagsisimali, tsaka naman walang pera. Sa wakas, narinig namin mula sa bibig ni Leia ang totoo. Nandito naman po yung nanay sa Pwede CPT. Pwede po ba natin siyang makita sa pangalagang po na kayo si Jackie Lynn? Pwede po. Kahit naman po yung biological mother, biological parents, may pagka may nangyayaring abuse, physical abuse, nawawala po sa kanina yung pagkibig, nawawala po siya ng karapatan. Unti-unti, nawala ang pagdadalawang isip ng bata. Sinasabi na niya ang gusto niya. Ikaw ba? Gusto mo pang bumalik? Kailangan gawin mo? Dahil dito, ang CSWD ay nagdesisyon. Aalisin na sa kustodiya ni Jackie ang batang si Leia. Ibabalik siya sa pangangalaga ni Richelle. Pinapili namin si Leia. Kanino siya sasama? Si Richelle ang kanyang itinuro. Anong mga hakbang siguro ang gagawin niya na pangit laban dito sa kukuha, eh ako na po bahala kong maksyon. Salamat po, Salamat po, Tulpo. Gagayin po, pwede po ba tayong gumawa kahit nakasunduan dito sa iyo at isina? Hiwalay namin kinausap si Jackie para ipaalam sa kanya ang naging desisyon ng bata. Ayaw niyang makipag-usap kung kinukunan siya ng kamera. Gaya ng inaasahan, dumipensa si Jackie. Hindi, ang problema sa anak ko kasi di ba lumaki niya. Lagi niyong bigyan ako sa anak ko. Anak, dalawang bagay. Yung matisin yung aling at yung gagalaw ng pera. Kinontra siya ni Kapitan. Mayroon direct ako sinabi niya na pinalo ko siya para sa ulo. Hindi. Kami, madam, bumabase kami dun sa nakikita pa lang na ibang tao at saka sinusumbong ng bata sa mga kasama. Hindi pa namin alam yung talagang nangyayari sa inyo pag yung dalawa lang ang magkasama. Kaya si Mamsi, ang desisyon na yung custody ng bata, ililipat sa iba. Naramdaman ko, Kuya Mon, na naku-corner na si Jackie. Hindi, teka muna. Laging maraming tao sa mga. Laging maraming tao everyday. Alam nila yan. Yung mga nato doon, yung mga, kasi pataw natin lahat yung nando. Siyempre ang bata, 10 years old, lumalaki yun. Lumalaki. At saka, ito mo, huling balo, March. Hindi yung ginagawa mong hobby yung bakalo siya. Hindi, nagkakasala lang. Kasi gusto kong umano sa isip niya na yun ay mali. Ipinaliwanag ni Ms. Villarreal ang sitwasyon at batayan para maialis si Leia sa kustodiya ni Jackie. Believe me, kakausapin ko sa akin, ulitin. At isa pa, yung lumitla na yung bata, ayaw niya na umisa yun. Ayaw niya na kumalik. Dinanong namin eh. Ayaw niya na kumalik. Dinanong namin. Ayaw na yung kumalik sa'yo. Ipinaalam din namin kay Jackie na kung idadaan sa korte ang usapin, malinaw kung sino ang nanay sa birth certificate. Siyang may karapatan sa bata. Kasi nga makala na yun ang nanay niya. Yun na nga sabi ko sa inyo, kahit ikaw pa ang biological mother, alam niya ang isang nangyayari, automatic yan. Pinubuha siya na sa motor niya. Bibigay na ako kung paano niya ako. Nauubusan na nang sasabihin si Jackie. Pero siyempre, pagkagamit na nagkakaroon ng komplikasyon. I have no choice but to give it up. Ngunit mahirit si Jackie. Hindi raw niya ibibigay ang mga gamit ng bata. No, let them provide. Let them provide. Wala na tayong, usapan sa anak ko. Kaya, we stop from there. Kasi ako, hiling akong ibibat kung saan ang gusto ng anak ko, it's fine with me. Pero sa mga gamit, wala din natin pag-aaway yun. Hindi natin pag-inquisition. Nagkaroon ng kasunduan sa barangay tungkol sa paglilipat ng custody ng bata. Lahat ng panig, pumirma.
Masaya si Narichel na iligtas na nila si Leia sa pagmamaltrato. Number one po ka. Papasalamat ako sa taas kasi nasa akin na to. Maraming salamat po sa tulpo, sa aking madam, sa aking kapitan. At okay, okay na lahat. Mahabang biyahe, Kuya Mon. Pero sulit ang pagod kapag nakakatulong tayo sa kapwa na nangangailangan. Sa ngalan ni Kuya Mon, ako po si Cheng Husay na isumbong mo kay Tulfo. Mga higala, klaro po ang aming sentimiento sa sumbong nina Rose, Joanna at Nadia. Sila ay biktima, aggrieved ika nga. Pero ngayong na-dismiss ang habla ni Joanna sa prosecutor's office, nagbago na ba ang paniniwalang ito? Hindi po. Surely, in legal terms, naisantabi ang habla ni Joanna. Waipik sa accountability ng akusado, in legal standards, that is, pero hindi po legal platform ang isumbong mo kay Tulfo. Even as we consider the legal ramifications of a complaint that aggrieved citizens bring to us, ang inuunawan namin ay ang kabuuan ng isang sumbong, holistic, integrated, sabi nga. Meaning, ang aming tinitingnan ay buong context ng isang sumbong na maaaring wala sa saklaw o purview ng batas. In a strictly legal sense, yan ang kabuuan, ang overriding humane consideration ng aming serbisyo publiko. Kaya nga po, importante sa amin ang testimonya ng mga biktima. Kahit lagpas na sa prescriptive period ng anti-rape law ang kanilang dinanas, ang sumbong ng mga babae, tatlo sila, hindi isa lang, ay magkakaugnay. They constitute one interrelated grievance against a single person. We cannot for the life of us close our eyes to what happened to Rose and Nadia decades ago. Kung ang anti-rape law ang basis, irrelevant sa habla ni Joanna ang nangyari sa kanila. Pero hindi nga po kami legal platform. And that is why hindi nagbabago ang aming posisyon. We maintain in our belief that the complainants have been victimized by the ambassador over time. Somebody must be held accountable for the past and surely for the present miserable situation of the And while the letter of the anti-rape law may say that Joanna failed to provide sufficient evidence to proceed with the court case, isumbong mo kay Tulfo feels that the spirit of that very law provides otherwise. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 2,770 ang hinawakan nilang kaso ng incest crimes o sexual abuse na ginawa ng mga kamag-anak sa mga biktima noong 2010 hanggang 2016. Inamin ng DSWD na hindi kompleto ang bilang na ito. In fact, sabi nila, highly underreported. Kasi ang mga biktima ay tinatakot at natatakot naman. Karamihan sa mga biktima ay batang babae na ang edad ay 14 hanggang 17. Maraming incest crimes ang hindi nai-report sa DSWD. At nagpapatuloy pa dahil tumatahimik lamang ang mga biktima. Maraming kaso ang nabubulgar nga, pero ang mga kaanak ng biktima ay ayaw ng iskandalo. Kaya hindi nagsusumbong. Ano pa ang hihigit sa iskandalo ng mga batang nagsisilaki sa multo ng abusong sexual? Friends, let us all be concerned and do something about it. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat o mabuhay!